Naghain na rin ang kandidatura si suspended Cebu City Mayor Michael Rama sa kabila ng desisyon ng ombudsman na permanente siyang pagbawalang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Sa Maynila naman, inaabangan na rin ang posibleng tapatan sa mga dating magka-tandem. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Naghain na ng kandidatura kahapon sina incumbent Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo sa ilalim ng partidong Asenso Manileño. Nag-motorcade sina Lacuna at Servo papuntang satellite office ng COMELEC sa SM Manila para maghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Tumakbo ang dalawa sa ilalim ng partidong Asenso Manileño. Sa gitna naman ng pagtitipon kasama ang mga taga-suporta, may sinigaw si Lacuna na tila pasaring sa makakalaban niyang dating katandem at Manila Mayor na si Isko Moreno. Matipid naman ang naging sagot dyan ni Moreno. Peace be with you. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sa October 8 pa raw maghahain ng kandidatura si Moreno sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Posibleng running mate niya ang anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza na si Chi Atienza Valdepañas. Tatakbo naman bilang alkalde ng Caloocan si dating Senador Sonny Trillanes. Makakalaban niya ang incumbent mayor na si Along Malapitan na nagsabi noon na ang pagiging tubong Caloocan at matagal niyang pagseserbisyo ang lamang niya sa karera. Ang sagot naman dyan ng dating senador. Ako po, I was born and raised po sa Barangay 169. No? Baka mas matagal pa ako sa kanya sa Caloocan. Ano? At siguro hindi siya nagagawi dun sa North. Susubukan namang makabalik sa kamera bilang kinatawan ng Taguig First District si dating Mayor Lino Cayetano. Ang kanya raw isusulong sa Kongreso. Kailangan ho may sariling legislative district ang EMBO na napapaloob at yayakapin ng mga Tagigenyo. But the 10 barangays of EMBO, I believe, should be the third district of the city of Taguig. Ito po ang team ng Juan Batangas. Ito ang team na magdadala sa plano ng ating Pangulong Bagong Pilipinas. Bukod naman kay Vilma Santos Recto na muling tatakbong gobernador ng Batangas, sasabak na rin sa mundo ng politika ang mga anak niyang sina Luis Manzano na siya namang kakandidatong vice governor at si Ryan Recto na tatakbong congressman. Ay kung alam nilang kung gaano kahaba ang usapan namin ng aking misis na si Jessie, syempre medyo mag-iibang dynamics ng aming pamilya. Ayon kay Vilma, continuity ng trabaho at mga programa sa Batangas ang kanilang layunin, kaya sila sabay-sabay na tumakbo. Sa Cebu City naman, naghain pa rin ng kanyang kandidatura sa pagkaalkalde si suspended Mayor Michael Rama. Naglabas ng desisyon ang ombudsman para tuluyang alisin si Rama sa posisyon at permanente siyang pagbawalang makahawak ng posisyon sa gobyerno. Yan ay matapos siyang hatulang guilty sa grave misconduct at nepotism nang ipasok niya bilang casual employee sa City Hall ang dalawang kapatid ng kanyang asawa. Handa raw siyang iapela ang desisyon ng ombudsman. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.